Hi mga G, sa video na to ay pag-uusapan natin ang laro na Inside. Pero bago natin start ang video na to ay like, comment, and subscribe muna kayo sa ating channel para everybody happy. And kung matripan nyo talaga ang content natin, hit the bell button na din kayo. So with that in mind guys, tara, let's start the video. So basically, ang Inside na laro ay isang puzzle adventure game na pinublish ng Playdead na company noong 2016 para sa PS4, Xbox at Microsoft, and na-release ito sa iOS noong 2017 naman. And yung game na to ay isang successor sa laro na Limbo. Malaki ang similarities talaga ng laro na to when it comes to gameplay and the atmosphere of the game. Same with Limbo, eh yung laro na to ay isang 2D game na may feeling ng extreme sadness. Na nung nilaro ko to, eh na-feel mo talaga yung gloomy atmosphere within the whole game. Aesthetically beautiful yung laro with a mix of an eerie feeling, and that's what makes the game marvelously stunning. Sa game na to ay you will feel in the shoes of a boy. Yep, isang bata wherein i-immerse ka sa isang misteryoso, nakakatakot at delikadong lugar ng isang post-apocalyptic world wherein machines rule the planet. Ang structure ng game na to is linear, wherein ibubuhos mo talaga ang buong gameplay mo, running from left to right and navigating yourself para makalampas sa mga puzzles na naka-place para isolve mo. Ang mga puzzle na naka-assign sa buong game ay nagbabaryo from super easy papunta sa super hard na medyo mapapaisip ka talaga kung paano mo masasolve yung mga yon. Also, from the start of the game to the end credit scene ay wala ka talagang mababasang dialogue or kahit maririnig na ganun sa larong to. Yung game itself ang nagde-describe ng situation kung anong nangyayari sa paligid mo. Kung saan yung moving background, eh yun yung pinaka-guide mo kung ano yung pinaka-narrative ng story. May times sa game na mamemental block ka talaga at mapapaisip ka ng gusto kung paano mo isasolve ang mga puzzles na to. And kung matapos mo man yung puzzles, eh wait, ganun pala yun ka. This game will make you feel na mahirap yung puzzle, pero after mo matapos, eh mafe-feel mo na lang ang stupid mo kasi pinarapan mo sarili mo. At ganun lang pala yung puzzle na yun. And so, when it comes to the similarity sa original na game na Limbo, eh talagang identical sila. The only difference is the story and specifically, the ending of Inside. Di ako magbibigay ng gaanong details about dito kasi baka ma-spoil ko kayo, pero I promise you that it's beautiful and somewhat satisfying. Unlike other games na cliffhanger, etong game na to ay may conclusion. And baka natatanong nyo din pala if mahaba ba tong laro to. The answer is no. You can actually finish the game for like 1 hour mahigit. Pero sa tulad ko na medyo mahina sa puzzles, eh baka matapos mo to ng 2 hours o mahigit pa. So lastly, do I recommend this game sa mga gamers na kagaya nyo? For me, if fan ka ng 2D games at mahilig ka sa horror genre, it's perfectly fit for you. And also, if gusto nyo ng chill lang na gameplay yet may substance yung story, eh talagang recommended ko talaga to sa inyo. And sa mga PC gamers na kagaya ko, available tong larong to sa Steam at Epic Games, and nagkakahalaga siya ng around 130 pesos lang. So guys, yun lang ang ating video for today. Thank you for watching and salamat sa mga umabot ng part ng video na to. And again, if natipan mo yung content namin, eh don't forget to subscribe us. Thank you and peace out.